Hello mga Katronic, welcome back to my channel. Mayroon akong receive na Astron China TV. Sabi nung mayari, pumutok siya, tapos biglang namatay. Sa mga gantong trouble, hindi muna natin siya isasaksak na para i-test. Bubuksan muna natin siya, visual check muna tayo kung may makita tayong mga bloated or mga kapasitor na damage. Okay po, buksan muna natin. Okay po, ito yung ating board. Binuksan na natin. Kalasin lang natin yung mga wire para malinisan na rin natin. Okay po, ayan, alis na natin yung board. Hali, may nakita ako ditong isang kapasitor na parang ito ang pumutok sa kanya. Good naman yung fuse natin eh, parang hindi naman siya umitim, parang ito lang nakita ako. Asan kaya ang takip nito? Wala nang takip. Ayun, parang may nakita tayo dun sa ilalim. Naroon yung kanyang pumutok na kapasitor. Yung kanyang value ay 35 470. Pumutok siya. Ito pala yung sinasabi ng may-ari na pumutok daw. Parang may umano sa loob. Yan. Parang supply siya ng vertical. May mga ganyang pagkakataon mga Katronic. Bago natin ito voltage check, palitan muna natin. Then sa pag voltage check, dan ano lang siya, tayo-tay lang. Pagkakabuhay natin at mag-overvolt, papatayin agad natin siya para hindi na siya pumutok ulit. Minsan pag mga nag-overvolt dito sa may ano, magche-check tayo. May part na to ng may coupler, tapos itong trimmer. Pag may nasisira kasi diyang mga resistor na galing sa B+, yan, pag minsan nag-overvolt talaga yan. Pumuputok yung ating mga parts. Okay po, palitan lang natin to. 470 UF, 35 volt. Hanap lang akong kapalit. Po, nakakita po tayo ng isang pamalit. Kinalas ko na yung pumutok. Yan. Kabit ko lang po ito. Okay po, ayan, nahihinang na natin yung ating kapasitor na 35 volt 470 UF. Parang napansin ko dito mga Katronic, may mga cold solder pa siya. Nagpalit na rin lang tayo ng kapasitor, hihinangan na rin natin yung mga part dito sa power supply saka dito sa secondary para sure na nakakabit siya lahat. Baka may nagko-cold solder kaya pumutok yung ating parts. Pero bago tayo mag voltage check, ihahang muna natin itong pin na to, yung papunta sa playback. Pwedeng sa resistor or pwedeng ano, pero try ko dito sa pin ng playback kung madali lang naman ihang. Then pagka naihang natin at na-resolder natin, magbo-voltage check po tayo kung sakto lahat, kung hindi siya mag-overvolt. Okay po, resolder ko lang muna to lahat. Okay po, hinang na natin, na-resolder na rin natin yung mga
cold shoulder. Ihinang ko po muna yung ating D plus sa ating playback dahil magbo-voltage check po tayo. Dito sa pag-voltage check, minsan analog muna ang ginagamit ko para kung sakaling may overvolt, mapapansin agad natin o papatay agad natin siya. Okay po, try natin voltage check. Dito muna tayo sa analog po. Plug in power B plus, voltage check B plus. Ayun po, hindi naman po siya nag overvolt, kaya pwede natin siyang i-check sa ating digital. Kasi kung nag-overvolt po, papatayin agad natin tapos check pa tayo. Pero hindi naman siya nag-overvolt, kaya try tayo dito sa digital para makita natin kung anong reading. Okay po, B plus. Ayan po, ang B plus niya 120. Ayan po. Then vertical 24. Ayan po, nasa 23.6. Then meron po tayong 10 volt. Ayan, nasa 9.7. Tapos isang nasa 14 volt. Ayun, 15.3. Pero nakahang po yung ating flyback, kaya po hindi pa siya mabubuhay. Voltage check muna tayo. Then pwede na po nating ihinang 'yon. Patayin muna natin. Pwede na nating ihinang 'to. Then tingnan natin kung mabubuhay na po siya. Ito lang naman yung nakita kong defective na pumutok. Hindi naman na siya overvolt. Pwedeng ito inidala lang ng kalumaan niya siguro. Okay po. Hinang ko lang ito, then testing natin kung mabubuhay na po siya. Okay po. Ayan. Sinilid na ulit natin dun sa ano. Ito lang degausser, hindi muna natin lalagay. Testing muna natin kung mabubuhay na po siya. Plug in. And power on. Okay, nabuhay na po siya. Pero ganun ang lumabas sa kanya. Okay na siya, nabuhay na po siya, pero may trouble pa siya sa cut B. Kahit ilipat natin ang channel. Ayun. Ito may isa pa palang trouble. Troubleshoot na rin natin 'yan sa tuner. Pwede pong nawawala diyan yung supply ng ano, ating tuner. Silipin natin yung ating tuner. Parang may mga kinakalawang na. Ayun po. Ayun, parang mga kinakalawang na 'to. Parang open na. May mga kalawang, pero check din natin, mag voltage check tayo dito kung merong nawawalan supply. Balik, iano natin. Ano natin ang board. Okay po. Ayan po, power on natin. Voltage check tayo. Yung ating supply ng 33. Ito yun, supply ng 33. Wala po, 6.2, 6.1. Pero try natin dito sa kabila ng jumper. Ayun po, meron siyang supply na 32. Pero dito sa kabila, wala po siya. 7.3. Yan naman po ay jumper lang. Try natin i-jump. Kasi dito sa kabila, meron. May supply siya, 32. Dito sa kabila, wala. Jump na lang po natin kasi jumper lang naman yan. Okay po. Hinangan lang natin. Yan po. Ginumper lang muna natin. Pero kung sa actual na po kayo magagawa ng ganito, recommended ko po, palitan na lang ninyo ng talagang jumper po. Para sa ibabaw din siya ng board na kalagay. Ito po ay pandemo lang natin, kaya try lang natin. Kung pag nagka-power ito ay magkakatao na yung ating tuner. Yung sa tuner natin. Okay po. Na-jump na rin natin. Try natin kung may masusukat na tayong 33 volt or 30 volt dito sa ating paa ng tuner. Ayan po. Ayan. 32. Okay po. Try na natin sa
tuner kung mayroon na. Po, ayan, naitayo na uli natin. Ito, kinutkot ko po yung ano, nakita nga na talagang open na talaga siya. Ayan po. Tagal mag-focus. Ayan po. Nakita naman doon sa ano na talagang open siya. Naputol na yung kanyang ano ay jumper. Okay. Testing po natin, plug in. Try natin kung ano magkakatao na siya. Na-jumpera naman na natin siya. Ayan po, lumabas, strong. Yun, okay na po. Tao na ulit siya. Nawala lang yung kanyang 33, kaya nung unang buhay natin kanina, ganun siya. Medyo malabo lang ang ating katbi ngayon. Okay po. Meron na siya. May tao na. Okay po, buuin lang po natin. Makikita nyo. Okay po, eto na, natakloban na po natin yung ating ginagawang Astron. Testing na natin, plug in. Ayan po, ipower na siya. Okay na. Ayan, may logo na siya. Ayan. May lumabas na siyang tao. Volume lang natin pababa. Okay na po. Lipat natin channel. Nagka-trouble pa rin siya sa supply ng 33. Kaya nung binuhay natin kanina, wala pa rin siyang tao. Pero at least nasugsog na rin po natin. Okay na po. Sana'y nakadagdag uli ng kaunting kaalaman ang video natin na to. Astron TV po siya. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Okay po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, just click subscribe and hit the bell para lagi po kayong notify. Para sa mga susunod pa nating video, lagi po kayong updated. Okay po, maraming pong salamat ulit.